ng isang senior associate justice na kasama sa listahan ng mga pwedeng pumalit sa magretirong Chief Justice Renato Puno. Kung si Pangulong Arroyo lang naman daw ang mag-appoint sa kanya, magba-back out na lang siya. Yan ang story number 3 ni Andrea Bautista. Matapos magsiatrasan si Supreme Court Justices Presbitero Velasco at Eduardo Natsura sa pilian para sa susunod na Chief Justice, nagpadala rin ng manifestation letter si SC Justice Conchita Carpio Morales. Kung si Justice Velasco nagigive way sa dalawang mas senior na justices, si Carpio Morales naman may special request. Pumapayag daw siya na manumina, basta't sisiguraduhin hindi si Presidente Gloria Arroyo ang mag-a-appoint sa kanya. Pero kung bakit hindi maipaliwanag ni JBC member Agnes de Banadera? Binuksan na kanina ang aplikasyon para sa mababakanting posisyon ni CJ Puno sa Mayo 17. Tradisyon sa Korte Suprema ang automatic nomination sa limang senior SC justices. Ito'y sina Antonio Carpio, Renato Corona, Conchita Carpio Morales, Presbitero Velasco at Eduardo Natsura. Pero dahil dalawa na ang umaayaw at ang isa ay hindi pa ganun kadesidido, sina senior SC Justices Carpio at Corona pa lang sa ngayon ang pasok sa nominasyon. Ang problema, kailangan tatlo o higit pa ang kailangan ng mga nominado. In accordance with the Constitution, we must have 3. But of course, the application for Chief Justice is not limited to the members, present members of the Supreme Court. Bukod sa mga mahistrado, maaari ring mag-apply ang isang hindi miyembro ng hudikatura, basta Pilipino, at least 40 years old, at least 15 years ng judge o abogado. Pero sa kasaysayan, wala pang outsider o maging junior justice ang na-appoint bilang punong mahistrado. Isa sa dating sumubok at nabigo ay si Senadora Miriam Defensor Santiago. 3 beses pa lang nangyari sa kasaysayan na hindi ang pinaka-senior na Supreme Court Justice ang na-appoint bilang Chief Justice. 2 noong panahon ni Marcos, isa naman sa ilalim ng pamumuno ni Gloria Macapagal Arroyo. February 4, 2010 ang deadline ng Chief Justice application. Sa March 10 naman magkakaroon ng visa ang appointment ban. Andrea Bautista, The Evening News.